She learned that the ex's Uncle Emmanuel C. is an eligible bachelor. Ito ang target niya sa isang dinner party ng mga elite. It was a masquerade party. Nakaka-excite. Gumasta siya para bumili ng magandang dress para maisagawa ang plano. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang unang kabanata. Nagising si Chloe sa sobrang sakit ng ulo niya at sikat na ang araw. Mukhang napasarap ang tulog niya. She was trying to figure out what happened last night dahil wala na siyang kahit anong suot at nasakit ang buong katawan niya. She could hardly stand. Pagkaalis niya ng gumot ay bumungad sa kanya ang bloodstain sa bed, which confirms na may nangyaring hindi dapat. She regrets taking a sip of that drink na pinainom nito sa kanya. Was she drugged? Or malakas lang talaga ang tama ng alak? Kung hindi ka pa naman kagat kalahati, Chloe, ikaw ang dapat mangakit. Bakit ikaw ang naakit? Pambihira ka naman, no? Ang rupok mo, girl! Kastigo ni Chloe sa sarili. Biglang nag-flashback sa isip ang kapusukang ginawa niya, which led them to bed. She recalls initiating the kiss na supposedly hanggang doon lang at hindi siya magsisinungaling dahil nadala siya sa galing nitong humalik at marahil na rin siguro sa espiritu ng alak kaya hindi niya na napigilan ang mga pangyayari ng angkinin siya ng lalaki. That must be it. Yung pinainom niya sa akin. I'm prim and proper. Hindi ako easy to get. But to her disbelief, she recalls it was just a really small amount and how she kissed back the guy na tila mas nag-udyok siguro dito na ituloy ang ginagawang exploration sa kahubdan niya. He even asked her if they should stop at ang kagagahan niya imbis na sumagot ay mas hinila pa ang lalaki palapit para sa mas mapusok na pag-angkin nito sa kanyang mga labi. Sobrang soft ng lips ng lalaki at para siyang naliliyo sa bawat paggalaw ng labi nito. Kaya siguro na ipaubaya niya agad ang sarili. Nang tanggalin nito ang pangitaas, ay agad niyang naisip na isa itong Adonis sa ganda ng hubog ng katawan nito. Ang mga katulad nito ay regalo sa kanilang mga kababaihan. She started wondering how many women has he taken in that place and fell into his trap. Hindi niya napigilang isatinig ang katanungan. But he hushed her and continued kissing her senselessly. Kaya mas natuliro ang isip niya. Even his scent is captivating, and even how he whispers sweet words to her. Tila na batubalani siya, o naingkanto na sundin lahat sa anumang naisin ng lalaki. He caressed her face as if she was a precious gem. Hindi alam ni Chloe kung pareho ba sila ng nararamdaman, or the desire in his eyes were purely lust. There was something in him that she couldn't fathom. Pero dahil busy siya, ay ayaw niyang pansinin ang kakaibang ritmo ng dibdib. Hindi niya alam ang gagawin dahil inosente pa siya sa mga makamundong bagay. Pero ibang temperature niya at tila anumang oras ay sasabog ang dibdib sa lakas ng tibok nito. Gusto niyang magpanik when he started undressing her pero hindi siya makakilos para pigilan nito at wala siyang lakas to say no. Wala siyang naramdamang pagtutol sa mga ginagawa nito sa kanya. Antila mas nagugustuhan pa nga niya ito lalo na nung bumaba ang mga labi ng lalaki sa kanyang leeg at sa kanyang dibdib. Tila napapahiya na siya sa sarili at walang duda na kasalanan niya ang lahat dahil ginusto rin kaya hindi niya na rin pwedeng sabihin pinagsamantalan siya nito. He took advantage of my intoxication. Pilit pagpapakalma ni Chloe sa sarili pero sa isang banda ng isip niya. Anong he took advantage? Eh ayaw mong bumitaw kahit halos mapugto ng hininga mo sa mainit niyong halikan. That's when she realized na siguro ay attracted siya dito, kaya pumayag siya. She wasn't that kind of girl, pero hindi niya alam kung anong gayuma meron ng lalaki at agad siyang napapayag to sleep with him. Paano na lang ang pangako niya sa sarili na ikakasal siya na isang birhen?
She won't be able to fulfill that promise anymore dahil sa katangahan niya. She vowed that she would keep her chastity until she found her Mr. Right. Though wala naman siyang parents, maayos siyang naturuan ng kanyang lola na siyang nag-alaga sa kanya at pinaalalahanan na ingatan ang sarili. Ano na lang ang sasabihin sa kanya ng kanyang lola? Baka ay kahiya siya nito kapag nalaman ang kabulastugan. Too late to regret kung kaya dapat magbunga ang pinaplano niya. Or else, mapupunta sa wala ang lahat ng effort niya. She was intending to get back to her ex na si Carlo nang ipagpalit siya nito sa ibang babae. And worse, her best friend pa. Sobrang sakit ng ginawa ng mga ito sa kanya. Na-develop daw ito sa best friend niyang si Trina dahil siya ay too busy sa pag-aaral niya at pag-abot sa dreams niya. Nagulat na lang siya na palihim na nagkikita ang mga ito at pinagtataksilan siya. They couldn't tell her dahil ayaw siyang masaktan. Nagsimula raw ang relasyon ng mga ito nung kasalukuyang tinatrabaho niya ang kanyang research at sadyang walang oras na kayang ilaan. Naaalala niya na makailang ulit nga siyang niyaya lumabas ni Carlo, subalit hindi niya napaunlakan dahil sa busy siya. Brokenhearted, she decided na gaganti siya at pinangako niya na matitikman ng mga ito ang ganti ng isang ape. She would make sure that they would regret their decision at mababawi niya si Carlo at ang pride niya. Ngunit paano siya makakaganti? The plan is simple. Connections. She learned that the ex's Uncle Emmanuel C. is an eligible bachelor. At ito ang target niya sa isang dinner party ng mga elite. It was a masquerade party. Nakaka-excite. Gumasto siya para bumili ng magagandang dress para maisagawa ang plano. Wala sa plano niya ang pumalpak. Hindi man siya mayaman pero maparaan siya. Nakadalo siya sa party na yon sa tulong ng isang kakilala na hindi siya mapahindian. Hindi nito gusto ang pakay niya. At ang payo nito ay maghanap na lang siya ng mas malaking isda. But she ignored the advice. Focus lang siya sa target. Ang maakit si Emmanuel. At mapaikot ito sa kanyang mga kamay. Then she can finally redeem herself and reunite with Carlo. Mahal pa rin niya si Carlo and she wants him back despite sa panluloko nito. Pero tila mas nasaktan ng pride niya na pinili nito ang best friend niyang walang pangarap sa buhay. Why would he choose Trina over her? Ano bang meron kay Trina na wala siya? Naiiyak siyang pag-alala niya na naabutan niya ang dalawa na aktong gumagawa ng milagro under her roof. They have been together for 3 years at hindi siya nagalaw ni Carlo. Kahit ilang beses na siyang niyaya nito. Marahil isa rin sa reason yun kung bakit siya ipinagpalit sa best friend niya na always available at payag na ibigay ang pangangailangan ng isang lalaki. Enough of sour grapeing. Dapat focus na siya sa target. Maya-maya ay namataan niya na si Emmanuel. She remembered how she locked eyes with the target. Chloe knows she's got the looks at confidence siya na mapapansin siya agad ng target. She noticed na since nagkatinginan sila ay hindi na maalis ang tingin nito sa kanya at agad rin lumapit just to say hi. That's when she thought this Emmanuel is so much better than Carlo. Bakit nga ba ngayon lang ito nakilala? Pero malamang manluloko rin ang isang ito. Dapat sa mga katulad ng mga ito, pinagbabayad. Now she thinks it's payback time. Habang sumasayaw sila, ay pinagmasdan ni Chloe ang lalaki at sa karakas nito ay mukhang marami ng naguyong babae. He is unbelievably charming and such a sweet talker. She flashed her seductive smile to him, which no man could succumb. At hindi siya nagkamali. After a few dances, ay niyaya na siya ng lalaki to go somewhere. She instantly grabbed the chance, though hesitating sa maaaring gawin ng lalaki sa kanya. Pero malakas ang loob niya talaga. She knows martial arts at kayang-kaya niyang ipagtanggol ang sarili just in case he misbehaves. Nakarating sila sa isang condo where they had a few sips of wine and the rest is history. Nagising siya na wala na ang lalaki. Aba, at balak pa yatang takbuhan ang beauty niya. Dali-dali na siyang nagbihis. Inikot ang kwarto. Nagbuka siya saglit ng telebisyon para manood ng balita. And she found a note saying,
Hi, beautiful. I had the best night ever. Please contact me in case you wanted to continue what we had started. Naka-indicate din ang number ng damuhong kumuha ng pinakaiingatan niyang pagkababae. Halos lamukusin niya ang note at napahilamo siya sa mukha. Sa sobrang disappointment sa sarili nang makita sa telebisyon na hindi pala nagpunta sa nasabing party ang target niya na si Emmanuel. Sino ngayon ang nakasama niya sa buong magdamag? Oh no, this is not happening. Sino ang lalaking naka one night stand niya? Kasalanan ba ito, Chloe? Bakit ka kasi bumigay? Paano nang plano niyang maghigante? Haya na nga bang kinahihinat na ng bad intentions? Sana pala ay hinayaan na lang ni Chloe na kama ang kumilos. Now, her plans backfired. Bakit siyang nakakarama eh hindi naman siyang nagloko? Now, iniisip niya kung itutuloy pa rin ba niyang revenge plot o hahayaan na lang si Carlo at Trina na maging masaya. Pinunasan ni Chloe ang luhang naguunahang pumatak habang papalabas ng condo unit ng lalaki. It was just one night stand for them. Although attracted siya sa lalaki, ay wala siyang karapatang maghapol. Sobrang down niya marahil at wala siyang masabihan kaya nag-resort siya sa ganoong desisyon. Dapat siguro ay tigilan niya si Carlo at mag-move on na lang para hindi na siya napapahamak. Nang sumunod na araw ay nakasalubong niya ng di sinasadya sa Trina sa school. Matagal na rin niyang iniiwasan ito dahil ayaw niya ng confrontations. Iwasan niya sana muli pero hinarang siya nito at desidido siyang kausapin. Alam niya hindi niya magugustuhan ang sasabihin nito at hindi nga siya nagkamali nang ilabas nito ang card invitation para sa wedding nito. Alam kong mahirap sa'yo na patawarin kami, best. Pero importante ka sa buhay namin. Kaya gusto namin kasama ka sa importanteng event na yan. How dare you? Sagot na isip ni Chloe, pero hindi niya maibulalas. Akmang hindi tatanggapin ni Chloe ang card, pero sigurado nito na hawak niya ang imbitasyon. Best, please, pag-isipan mo. Please? Ani ni Trina na naiiyak rin at niyakap siya. Maya-maya pa ay nagpaalam na ito at naiwan siyang natutulala. Napahagulgol na siya dahil wala siyang mapagsabihan sa sobrang sama ng loob. Yung feeling na broken-hearted ka nga sa ex mo, tapos inimbitahan ka na pala sa kasal nila. Anong klaseng tapang ng mukha meron sila? Balak ba talaga siyang pasikatan ng mga ito kaya siya inimbitahan? Hindi ako pupunta. Okay lang sila. Oo na, masaya na sila. But karma's on the way. Mas naiyak siya sa na-realize na parang siya pa ang minamalas nung sinubukan niyang magiganti sa iba. At ito pang napala. I am the aggrieved party here. And now, aside from the pity party, ay mas napalala pa ang sitwasyon. I lost my virginity to that guy. Akala ko ba matalino ka, Chloe? Ba't ang bobo mo sa pag-ibig? Ano na, karma? Have you lost your powers? Bakit akong pinaparusahan mo? Ako ba yung nanloko? Walang ano-ano'y umikot ang paningin ni Chloe at bigla na lamang nawala ng malay. Buti na lamang at nasalo siya ng isang kaklase. Agad siyang dinala nito sa school clinic nila. Nagising siya sa puting-puting paligid at naroon ang kaklase niya yung naghatid sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Anong nararamdaman mo? Okay ka lang ba? Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Paano ay putla ng mukha niya at talagang nakakaawa yata talagang itsura niya? Paano ay kahit heartbroken siya ay kailangan niyang pumasok ng school dahil graduating na siya? Lahat para sa pangarap. Okay lang ako. Anyan akmang tatayo nang bigla naman umikot ang paligid niya. Hala, lumilindol ba, Errol? Siyang pasok ng nurse at may inaabot na maliit na pakete sa kanya. Heto, mag-test ka nang malaman natin ba't ka nahihilo. Nagkatinginan silang magkaklase sa sinabi ng nurse. Imposible yan, nurse. Wala akong boyfriend. Iniwan ako ng... Nag-crack na ang boses niya at basta na lang hinablot ang pregnancy test kit. Tila pinagbagsak ka ng langit at lupa si Chloe nang lumabas ang result na may dalawang guhit.
Ano ka ba naman, Karma? You've got the wrong person. Hindi ako ang nagluko. Bakit ako? Bakit ako? May pangarap pa ako. Pagdadalamhati ni Chloe. Of all times, bakit ngayon pang graduating na siya? Paano na ngayon ang pangarap niyang maging sikat na reporter? Ano na lamang ang sasabihin ng lola niya kapag nalaman niya ang kalagayan niya? At paano niya sasabihin dito? Ngayon niya naisip ang kaperasong papel na binigay ng lalaki na hindi niya alam kung saan napunta. Anong magiging kapalaran ni Chloe sa magkasunod na dagok ng kanyang buhay? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!